Chronicles are biographies of kings. Mga panghitabo sa mga naibuhari sa Israel o mahimong panaginan mga ilang kinabuhi may mong example o blessing na to ang mga principles na to mga pangunan. Okay, in 2 Chronicles chapter 26. Saan na kung ikan sa verse 1, tamad ka sa verse 15, tubag-tubag na pagbasa ka ito ni Lord. At kung makita na rin, a king who is committed, who has made a commitment with God, and he stayed on that commitment until he was seduced by sin. Sa kating kasakta, hopefully, matapos na ito ni nga nisahe, karoon ka punta. Magtubag-tubag na pagbasa, sa verse 1, kamo sa verse 2, tamat ka sa verse 15. Ano mo sa inyong Bible? Makasuntik, amen. Amen. Verse 1, then all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king in the room of his father, Amaziah. He dwelt and lost, and his lord in Judah. After that, the king said to his fathers. 16 years old was Uzziah when he began to reign. And he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name also was Jecoliah of Jerusalem. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. And he went forth and warred against the Philistines, and break down the wall of Gath, and the wall of Jabneh, and the wall of Ashdod, and built cities about Ashdod, and among the Philistines. And God helped him against the Philistines, and against the Arabians, and dwelt in Gurbaal and the Hinnomim. And the Ammonites gave gifts to Zerah, and his name spread abroad. And moreover, Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, and at the valley gate, and the turning of the wall, and fortified them. Also he built towers in the desert, and digged many wells, for he had much cattle, both in the low country, and in the hills, as husband of men also, and by investors in the mountains, in the far and in the husbandry. Moreover, Uzziah had host of fighting men that went out to war by bands, according to the number of their account by the hand of Gil, the scribe and Maaseiah, the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king's captains. The whole number of the chief of the fathers of the mighty men of Gilead were 2,600. And under their hand was an army 300,000. And 7,500 that made war with mighty power to help the king against the enemy. And Uzziah prepared for them throughout all the whole shields, and spears, and helmets, and arrows, and bows, and wings, and arrows. And he made in Jerusalem engines invented by cunning men to be on towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones with them, and his name spread abroad, for he was marvelously helped till he was strong. Ang Diyos magkanalangin sa iyong bulog, sa mga pangalikod, na kapatata, among na ito na mahan, dalay ko kay kama Diyos na nagatag na mo, kung sa iyong buntag, salamat sa mayo natin po. Salamat sa kalipay sa mukhang pag-iusa karoon sa mga baitikumanan. Salamat sa mga misahin sa awit. Salamat sa panagot, the Holy Spirit, ikan sa Sunday School. Salamat sa pagkudlo, paggamit niyo sa mga Sunday School teachers. Salamat sa tanan na pagkamaayong ang mga bati karoon ng lawang. Salamat karoon ko.
gracia por lo que es caloy, por la humor me, en las anabilinga horas que me camino, pero as we desire, as we commit ourselves sa pagsimba, mahala sa inyong tinuha, na yung mga tao, musimba ni mo, Diyas, Espiritu, Panaturan, ikaw ang kapanalangin, karoon sa panahon, kami camino, ikaw ang magkahatag na, mabalayo kasi kasi, na tender, kung sakta, sayano, ang mga spirituhan ng tutang, mga prinsipyo, toyo, ninyo, kino, alam sa paglampo, sa mga pagko, pagsalig na din. Katapang kasamata ko sa kapunin ni Lord Jesus palayan sa mga bilig ng go, o nagagugyan ko sa mga pagalingon, ikaw ang magagamit ako, kino, palayan sa pagkututo, ng inyong mga kanakan, ikaw ang pinagalangin natin sa simbahan, ikaw ang nagtuyo, palayan sa mga pinagalingon. Ikaw ang magagiyas, tanang gawas ang Papa, tanang invitasyon sa mga unang kasing-kasing. Ang katuyuan, alam sa inyong kanilang, alam sa pagkama, pagkalampo sa mga kusmano ni Cristo. Dalay ko kayo ka Diyos, na mga kagyanan karoon. Salamat kayo sa mga kulo, mga mayang kabay, mga pagkadali sa pagsimba. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Even ang Biblia, in verse 3, si Uzziah, when he was 16 years old, he made a commitment with God. 16 years old pa siya, he goes to say, oh Lord, I will do the right in your own life. Kanang commitment mong God is something na he desire ni pagkita sa Diyos. God wants us to make a commitment with Him. Gusto sino mo himo tao kanang gawa usaka pagsabot o pagisaad na ang atong kinabuhi totally surrender na to sino mo ni ingon ingon sa Bible sa line ni Uzziah ang resulta sa iyong commitment at tanaw na dahil ang accomplishment dahil ang naihaw ang accomplishment niya as king. Kumparar galing sa iyang amahan niya si Amaziah, kumparar sa iyang lulo, o kumparar sa upan ng mga hari, ang accomplishment ni Uzziah, something nga nag-evolve aling duha ka word niya, aling word na lumakitan sa duha ka verses sa mga verses duha sa among sa verses na binibasa. Na sa verse tanawa in verse 15 o sa verse 5 tanawa sa verse 15 una. And he made in Jerusalem images invented by cunning men, to be on the towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones without, and his name spread abroad. For he was, notice the word a marvelously powerful. Now the word that he was of shaggy tabangan, now in antitabang saya. And nakabang sa iya, and I was in verse 4 and 5, na kung masaktan, and he did that which was right at the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did, and he saw God in the days of Zechariah, on understanding in the visions and of God, and as long as he saw the Lord, in the Bible, God, what? Made him to prosper, now in verse 7, and God, what? Help him. As long as he sought the Lord, as he stayed on in his commitment, listen to this one. Sa lihang hindi mo siya pag-isabot sa Diyos, o sa lihang may pag-ilig siya na pag-isabot sa Gino, yun ang Bible, God help him. Itabangan sa Gino. I'm telling you, usa sa kikinahangin ng sa Kristohanon, if you want truly to experience that help of God, tapang sa Ginoong tinutanay. God will only help those
who have made a true commitment to Him. To do that, what? It's right in the sight of the Lord. Amen. To do that, it's right in the sight of the Lord. Himuon yun niya, kung unsay insakto, unsay karon, o unsay acceptable, o unsay kabuhukol, o unsay timuhan sa Ginoo para niya. He did that which was right in the sight of the Lord. He did that which was right. That is a commitment. Himuon yun mo, kaya Ginoo, here is my life. Ako na itihahan mo. Ako pa rin kamutan. Kuyo si Kukras ng kaluoy. Magkinaroon ko. Ako na itihahan mo ng kinabuhi ka. Sa inyong natubakan, Gino. Ibuo na ko, tanan. Napili na kung may mo, magkakamataro. Kung ino na ba ito, he was helped by God. Amen. Amen. Tabakan sa Gino. Kanin commitment, ato sakto sa before we go through sa naitabo sa layan ni Usaya. Commitment for God means making a choice, making a decision. Now, in verse 3, verse 4, sa diham si Usaya, nihimo siya right in the sight of the Lord. Iyon na ba ito? Nakit ang ganang decision according to all that his father, Abazaya, did. He was influenced by the righteousness na yung nakita sa iyong papa. So he made a choice to commit himself to God. Iyong choice mismo, it's not because of his father, but because of the influence na yung nakita sa iyong kamahan. Naghimo siya kinaroon, hindi tungkol kay iyong kamahan, gusto maghimo siya karoon. Naghimo siya karoon tungkol kay nipili siya na maghimo karoon. Commitment is a personal choice. Ikaw mismo, even though ang uban dili mo uhi mo anak, pero ikaw dapat uhi mo anak. Amen. Yung talaga na history sa mga hari na ang ilang kamahal taro, pero sila dili mo pili ang mag-inaw. Ang ilang ginikanan, dautan, ilang kamahal ng hari, pero sila nipili ng mga tinaw. Sa inyo ng kasahan niya sa Bible history sa mga hari, tumuan anak na mga commitment niya, ang Biblia ay nagsulti that there is prosperity na lihatan sa Ginoo sa ilang pinabuhin. Iman ang Bible, karawa in verse 5, God made him to prosper. But in verse 7, God helped him. Dili ka na gusto ng tabangan ka sa Ginoo. Galapin na lang, diba? Amen. Yung Bible, God helped him. Amen. Itabangan siya. At sa ikasun, tumon sa commitment, tumon sa choice. Amen. So that is commitment. Mula yung ipangita sa Ginoo sa Kristo ka nun. Nagisa ka kung ba hindi muli mo, anak, ikaw ang muli mo karoon sa tabangan sa Ginoo. Amen. Isa ko pa kay influensya na makitaan na karoon ka sa inyong panimalay. Ikaw ang nakasabot na kay Ginoo, nagkataw sa inyong pinabuhin, gusto ng tabangan niya. Ikaw ang mong pili, anak. Amen. Bisan pa ko ay mga muhata kung example na tarong mo. Bisan ko pa kay nakitaan ng mga tarong at inabuhin. Kung mupili ka ng mga tinarong, kung kumitid ka sa Ginoo, makalimo ka na. Amen. Natabahan ka sa Ginoo. Amen. Tingnan ba ito, God, help me. Kung ganahan pa ni verse, God, help me. Pinahanglan niyo yan ang tabang sa Ginoo. Amen. Everybody needs God. Amen. Everyone needs God. Hinahanglan kita sa Ginoo, hinahanglan kita tabangan ka niya. Kaya kung di tayo tabangan, sa kung saan na ito parang kamot, di yung daka kung isang o something satisfactory ka na. Amen. Ipasatisfy ka. Amen. Nakalipula. Amen. Nahal ko ka. Dili tapak sa Ginoo. Kung na, ikumit.
commitment is a choice. You have to make a choice. It's not neither. Depende. Dili ka depende ng commitment. Dili ka kay ang circumstance, okay ko yun ni mo, okay. Pero dili ka yun ni mo, alitampun. The basics of Christianity, you need to be committed to your Bible reading. Amen. You need to be committed in prayer. Amen. You need to be prayer life. You need to be committed sa inyong church attendance, inyong pagsimba. Amen. Ang pagsimba is not depende kung ganahan ka sa dili. Right. Hello? Amen. It's not neither or. It's a choice na imuha yung simbahon ng imuha nilo. Amen. It's the only thing na pwede mo imuha tungkol kay giluwas ka niya. Amen. Tungkol kay ipreserbahan yung pinabuhin. Tungkol kay isustain ka niya. Nagkakagya ito ba ang mga balatian na God sustain you. Amen. Imuha ang personal testimony. Amen. You have to make a choice na ang Diyos ko'y first, o maoy, mag-glorify sa inyong kinabuhin, hindi mo ko kayo mo. You have to make a choice when it comes to being a steward of God. Amen. Sa inyong giving. Amen. Facing as Christianity. Kaya bisa gali ang mga luwas, kabalong hata. Amen. Bisa gali ng mga kasabot sa tinunanay sa kaluwasan, they have their share of generosity. Amen. Di ba? Mukhakagali sila. Gustuhan mo ng Amen. So you have to be committed to this. Hindi tungkol kay ang sitwasyon pamundi mo. Right. Ang kumit ko. Dili na ba ka ng panahon pagkula ng sitwasyon, di ba? Dili na ng panahon mo eh. Naghantag ikahatag sa kino. Amen. Dili ka ng panahon dasig tarusin pa. Amen. Di ba? Dili ka ng panahon okay at mga prayer life. Amen. Kita ng panahon, excited na pumasa sa Bible. Amen. Pero we have to be committed on the basics of Christianity if we want the help of God. Amen. So, tatapang sa iyo, kailangan na committed tayo. Amen. Ikaw ha, commitment is making oneself accountable. Amen. Amen. The word accountable, it means manubag ka. Amen. You are to be accountable when you do and make commitments. Amen. Na inuoy mo ang panagpamun. Na ay Diyos na seryoso sa iyo. God's not playing church with ato. God is not just playing, making us fall sa kanilang kanilang chessboard na kanilang ligaw-ligaw ng kasbiyo. No. Huwag niya kanilaw-ligaw ng ginoo na nagibotang kasbahan. Amen. Yes, purpose. Amen. And if you are not fulfilling that purpose, accountable to niya, manubag to niya. Amen. With our commitments, manubag to ta ni si Diyos. Amen. Hindi yun na inukit ka manubag sa Diyos. So, ang mga tao na nakasabot ang commitment, mga tao na accountable. Amen. Not just when you are convenient. Not just kung para mo, okay lang, mayahay ko, mahimo na ko, karon ayos din. No! Piliin mo na anak. Ang Diyos, seryoso sa ato, kung iyahay yuntang panginlan sa tanan, makakiyan niya na ko. Amen. Time, strength, talent, treasures, and everything na iyan, di paunan sa ato, property alone, Amen. Iyahatang panginlan anak yun sa ato pagkakit. Amen. Need to be committed that way. Amen. Kaya commitment means involvement. Paglabot-labot. Amen. Mga taong committed, hindi lang taman mag-tankaw ka kung sa inyong tabo. Part ka sa mga panghitabo. Amen. O na yung commitment. Amen. Alibawa na ito na active. Sa church, hindi lang tankaw ka na nga yung tabo niya sa bahay. Amen. Mga tao ang committed, hindi labot-labot sila na ang pagkita po sa simbahan na ka sila'y part. Amen. Amen. Ang problema sa Kristohano, dili, wakas akong aning na kung saan ang committed ka sa Ginoo.
your life Amen. Para sa iyong ministry. Amen. Amen. Bishop Teloy. Amen. Amen. You are making a fool out of a consuming God, consuming fire in the home. Amen. We don't If we really want help, we should be involved sa ministry. Amen. Whatever way, gusto kang tabangan kasi noon, nakapatay ka sa kanisay. Amen. Dali ka man ang dahil mo na yung desire sa iwan ng kanil kamot, makaya na niyo, pero I'm telling you, wabot yung panahon, hangakot ka ang balita kay Dino. Amen. Daghan ko mga Kristohanon na mutestimonya na ay mga Kristohanon na nauna nila, they made it. May kaya sila kagalingon, okay na. Nauna nila, mag-plastar, wala nila kong tino. Pero nabot yung panahon, iyon yung pastor, I'm sorry. Amen. Hindi yung makaya ko yung tino. Amen. Hindi yung makaya na ko ang Amen. Daghan ko ang experience ng mga Kristohanon. Kakita ko mga Kristohanon, na nauna nila, they can do it in the room. But I'm telling you, without the help of God, wabot yung panahon na naman. Amen. Ingon yung ka, hindi na himo eh. Maghilak-hilak ka. Amen. Believe me in this. Mauna, you are to make involvements kung maghimo ka o if you are truly committed with God, get involved. Labot-labot sa ministry. Mag-apil-apil. Sa ministry sa church, apil. Amen. Dili kikinahanglan, dili kikinahanglan. Ikaw mo ay manguna, pero ang importante, apil na. Amen. Nobody would lead them. Make yourself available. Amen. Amen. Kada ka ministry sa church, pili mo kapila. Kadang-kadang pili magkabot-kabot ka, choir, essential classes, visitation. Kadang-kadang. Amen. Mahimo kang usher. Tigrin niyo si Bada sa ministry. Amen. Tapa na kagumpo siya, ranita sa iyo, hindi ka buntan. Tapa ka kagipyo siya. Ah, pastor, trabaho, ubos, trabaho kayo na. I'm telling you, when you are doing something for God, wala yung ganis na. Amen. Inuuna, may ako, kakuhaan ako ng tao, pataas na ako ang posisyon ng tao, nilipia sa tubangan sa Gino, we're all equal. Amen. Amen. Wala, nilipitas na ako sa tubangan sa Gino. Amen. Ang ipangita sa Gino, commitments. Amen. Mona, not as long as it works for you, no. As long as you can work for God, then be committed. Hindi ko tamang lang na okay sa inyo. Muna yung mga ito kasabot. Amen. Dagang magustuhan mo ang sabot, anak. Una-una nila, Sunday morning is enough. No, Sunday morning is not enough. Amen. Your God, anak at aman, hindi mo pili ihatak. Amen. Anak at kamubo o kaupos ang klase sa inyong ginoong na pili niyong si Bahong, na hindi mo kag-commitment, maging mo kag-commitment. Amen. Papayo na si mong ginuoy. Amen. Ha? Hindi na dunggalan na ginuo kung di nyo hatagan sa tibuok ng mong panahon. Amen. Yeah. Kung sa pinakakasi ka Diyos kung nailan. Amen. Hello? Amen. Kung ang inyong ginuo, ginuo na dunggalan, ginuo na masalitan, o ginuo na glorious na himaya, dili ka maguhan-guhan involved sa iyahang uluhan mo. Amen. Dili ka maguhan-guhan kumit sa iyong kagalingon. Amen. Kapayo na yan ang ginuha mo ba? Ang ilang ginuha mo na ilalo sa kauras ka. Yeah. Amen. Ang uban ka ni Dark Kotra, ang ilang na ilahan sa iyang ginuha. Amen. Amen. Maka Dark Kotra sila, ilang na, huwag na na ilahang ginuha. Kasapot na ilang ginuha. Bitawa ka sila sa ilang ginuha. Ang uban pag sa attendance, inaaray lang pagkaila sa ilang ginuha. Mag-sit attendance ba? Amen. Our God is more than that. Amen. Ang ginuha na buwan. People
people are dissatisfied are giving their an offering to God, yun yung honorable silang tithes. Inaamalay ng pagkalita sa ng Diyos. Amen. Ito ang anak kong Ginoo. Ang anak kong Ginoo daw ang ayang kahadlukan. Amen. Ako, mali pa yung makakita ng mga Kristohanong tang sila o ilang pagkailas Ginoo sa silang wall sa Facebook. Amen. Sila, God is faithful and is true. Amen. God is a prayer hearing and prayer answering God. Amen. And hopefully you are praying. Amen. And hopefully when you say God is faithful, you are also. Amen. Kaya ang inyong Ginoo, kung sa inyong pagkaila, dapat ko kunin niya ka sa iya. Amen. Kaya di man ko na i-wear na kung hindi ko naman sa religion na kung nagpunan. Amen. Ako, I'm tired of having a form system of belief. Kapoy na, kaya ano, kung sistema lang sa pagbuo, dagdahan kayong rules, dagdahan kayong mga itawag, ang ayan sundon, ang ayan binibuhatod, dagdahan kayong prohibition and all, natural na, basta na yung sistema. Pero when it comes to relationship, ang relationship, hindi mo naman yung ginatrabaho. Amen. Kaya you don't care what the rules are. As long as the relationship would stay healthy and as long as the relationship would go strong. Amen. Diba? Mo na yung relasyon at ginugod. Amen. We're making a strong relationship with God. We are not just following a system of belief. Right. Mo na commitment ang itinahulan. Amen. Now, realidad na. Amen. Inaanglan ako ng kasabitan. I mean, I feel tired. Wala akong ikapoy na kung naisistema sa reliyon na itong ibiyaan, maulang ako imuho na ito. Kung naan at akaroon ang kayo sa aming iglesia. I feel tired sa una na aking mga ritual na dapat sundon. Ang may tabo, iwan lang po niya ang itong program dahil ang iwang involvement sa simbahan. Iwan lang itong program dahil na ang what is to be committed to God. Amen. Diba, tapo yung iya, huwag ka na hasol, nagitan ka sa una na ritual ang akong itinahulat. Dapat yun na maginalinya na suma simbahan na ikawan na kinawatol niya para iwang kaunod na unang-unan mo, i-okay, nakaplasitan na ka, ang iyotay na kay God na ikadaw, mawin kang posisyon, ang iyotay na kumain mga pizza na dapat na alihay mga stasyon, huwag kang ikapoy ang nalang sistema. Karon, kung para nila ibon-ana ang ilang pagkailas, kinuha wala hi. Amen. Ang atong na ilang sa ginoo, prinsipyo sa Bible. Amen. Dito partakers sa promise of Diyos, sa blessing ng Abraham.